Papagpalang araw. Ako si Kaisla, isang agriculture student. Tara, samahan niyo ako dito sa aking munting poultry. Bali ngayong araw, maglilinis nga pala ako nitong kulungan ng aking mga broiler chicken. Medyo sikip na kasi sila dun sa kanilang brooding cage. Bali, 11 days na nga pala sila nasa brooding period. Kaya ngayon, pwede na silang ilipat sa mas malaking lagayan. So heto na sila mga kaisla. Ang broiler chicken nga pala mga kaisla ay mas kilala sa tawag na 45 days. Dahil napakabilis itong lumaki. Sa loob lamang ng 30 to 45 days ay pwede na silang katayin. At sa maikling panahong iyon, pwede na silang tumimbang ng 1 kalahating kilo hanggang 2 kalahating kilo mga kaisla. Kaya hindi mo na kailangan maghintay ng matagal sa pag-aalaga ng manok. Kapag naglilipat nga pala ako ng manok sa kabilang cage mga kaisla, nililinis ko muna ito ng maigi. Sinasanitize ko para mawala yung mga bad bacteria at hindi sila magkaroon ng mga sakit. Maging yung mga lagayan nila ng tubig mga kaisla o yung painuman nila ay nililinis din namin mabuti bago namin ipagamit para siguradong malinis ito at hindi sila dapuan ng mga sakit. Medyo nakakapagod nga lang talaga ang mag-alaga ng mga hayop. Pero kapag passion mo ito mga kaisla, sigurado ako mag-i-enjoy ka kagaya ko. Talaga nga namang nakakalibang ang pag-aalaga ng mga hayop. At the same time mga kaisla, pwede kang kumita dito. Actually may pera talaga sa pag-aalaga ng hayop, basta magtsatsaga ka lang. Sa pag-aalaga nga pala mga kaisla ng 45 days ay kailangan mo sundin yung tamang pag-aalaga para siguradong hindi mababansot yung mga alaga mong broiler chicken. Para sa akin mga kaisla, isa sa mga pinaka-importante ay yung brooding period. Kung saan yung mga sisiw mo ay kailangan mo siyang ilawan para magay nila yung init na kailangan ng katawan nila. Maganda ito sa kanila mga kaisla para maging maayos yung paglaki nila. At syempre, yung mga supplements na kailangan nila, kailangan natin ibigay ng maayos. Huwag din natin silang hahayaang magutom mga kaisla. Dapat yung pagkain na binibigay natin ay sapat para sa kailangan nila sa araw-araw. O kaya naman kung gusto niyo pwede kayong gumamit ng Andy Feeders gaya nung ginagamit ko para pwede mo siyang punuin para tuloy-tuloy lang yung pagkain nila. Para medyo makabawas ka rin sa abala sa pag-refill ng kailang pagkain. At isa pa mga kaisla, ingatan din natin sila sa init tsaka sa lamig ng panahon. Medyo mahina kasi sila sa init tsaka sa lamig. Kapag mainit ang panahon, huwag natin silang hayaang maubusan ng inumin. At kapag malamig naman mga kaisla, ang ginagawa ko, tinataklubman ko ng sako yung kulungan nila para hindi masyadong pumasok yung hangin. Kapag malamig kasi ang panahon ng mga kaisla ay posible sila magkaroon ng sipon. At ito yung madalas maging dahilan kaya namamatay yung mga broiler chicken. Hanggang dito na lang mga kaisla ang video ito. Sana ay makatulong sa mga gustong mag-alaga ng broiler chicken at saka sa mga kapwa akong maliliit na poultry farmer. Hanggang sa muli natin pagkikita. Paalam, God bless, bye-bye!